Hello po mga ka-Earth! So eto na po ang part 2 ng ating pagkuha ng mga hipon at isda sa bakhawan. So papunta na po kami at eto yung daan. Ngayon po natin malalaman kung may kuha ba ang gawa nating trap. Pero ang una naming kukunin ay yun munang binili namin sa Shopee. Eto siya. May nakuha kaya si Mister? Tingnan natin. Oh, akyat muna si Mister para tingnan natin. Uy! Nahulog! Ano ba naman yan, Mister? Mag-ingat! Masyado kasing mabigat. At ito na nga pinakahihintay natin. Ito ang laman ng aming trap. Uy! Crab na maliit. Kukunin ata ni Mister. Kukunin. Hinuli. Ay! Kinagat pa siya. Patingin nga, Mister. Uy, may dugo. Kinagat nga. Di bali, maliit naman yun. Yung isang crab ang kuha niya at saka hipon. Isang hipon lang. Okay lang, at least hindi zero yung trap natin galing sa Shopee. Ito yung hipon. Hi, hipon! Ito na si Mister at nilusong na nga niya ang pangalawa nating trap. Wala daw kuha. Okay lang. At sa pangatlong spot naman na pinaglagyan natin ng trap, kinuha ni Mister. Tingnan natin kung may kuha ba. Parang meron ah. Nakangiti eh. Tingnan natin. Ano kayang laman nun? Eto na nga si Mister at dala na niya ang huli sa pangatlo nating trap. Tingnan nga natin anong laman. Eto na. Uy, may isda. At saka may hipon pa. Napakaswerte naman itong pangatlong trap natin. Dito sa amin, ang tawag daw sa isdang to ay palo-palo. Ewan ko kung ano kayang tawag nito sa ibang lugar. So, andun na naman si Mister sa ating pang-apat at pang-lima. Ito na nga, dala na niya ang dalawang trap. Na-excite ako ha. Meron kaya tong kuha? Ito na nga ang pang-apat at pang-lima nating trap. Sabi ni Mister, ang laman daw ay mga hipon. Dahil konti lang naman ang kuha ng ating trap, eh, dinagdagan na rin ni Mister ng pagkuha ng lukan. Or, sa Bisaya, ito ay tinatawag ding tuway. So, itong tuway ay pwede ding gawing pamain sa ating trap. Pero, ngayon, uulamin lang muna namin. So mga ka-Earth, ito yung tinatawag nating lukan or tuway sa Bisaya. Yan ang itsura niya. Thank you.
Madami-dami na rin ang kuhang luka ni Mister. Uy, may hayina pa ha. May hayina pala dito sa bakawan. At si Mister ay parang pagod na sa pangunguhan ng lokan kaya nakadeside na siyang umakyat. At hirap pa talagang umakyat ha. Ang bigat ng katawan no Mister, kaya mag-exercise ka na. Simulan mo na, pwede natin yung gawing content. Haha. Ito yung mga nakuhang lukan ni Mister. Madami-dami rin naman pala. Magkakaulam na rin kami. Ito. Tingnan nyo. Proud pa siya. Ito naman yung mga laman. Para namang nagbukas si Mister na regalo ah. Ito, may nakuha siyang hipon. Etong isang trap, tingnan natin. Yan yung mga hipon. Dalawang hipon. Tsaka, etong trap na to, ang laman ay hipon din. Eto. Buhay na buhay pa yung mga hipon, mga ka-earth. Sarap niyan, presko. At, sa isang trap naman, tingnan natin. Ito yung trap na may nahuling isda. Ang effective talaga nung ginawa naming pamain, di ba mga ka-earth? Yung sinunog na bunga ng nyog, na-attract talaga yung mga isda tsaka hipon. Siguro kasi hindi na masyado maraming isda sa bandang dito, kaya ganito lang nakuha namin. Pero baka sa yung mas malapit sa dagat, mas makakahuli kami ng mas marami. Yan. May maliit pang crab. Binalik ni Mister. Kawawa naman din. Tsaka, yan pa. So, eto yung lahat ng nakuha namin. So, may pang-ulam na nga kami. Mga ka-earth. Tingnan nyo, ang presko. May isda, may hipon. Plus, may lukan pang kasali. Nag-impake na si Mister. Nilagay na niya sa sako yung mga trap na gawa namin. At saka yung galing din sa Shopee. At syempre, dahil mahal natin ang Mother Earth, yung mga nakita naming mga basura sa paligid ay pinulot naman ni Mister at isinilid sa isang lalagyan. Sa sakong to. Yan. Syempre naman ka Earth, kung bawat taong makakita ng mga ganitong basura ay pupulutin nila, siguradong magiging malinis yung ating mundo. So, ayan, may mga basura dyan. Yung mga basura namang nakuha namin ay dadalhin namin sa bahay para madispose siya ng mas maayos. Isesegregate namin siya. Pero, yung mga pinulot naman ni Mister ay puro naman yun mga di nabubulok. Ayan na si Mister. Very good ka dyan, Mister. Sana lahat tayo ka-Earth. Ganito ang ating vision sa Earth. Ayan, nilagay na nga ni Mister. At aalis na tayo. Pauwi na. Ito na ang daan, pauwi. Malapit na tayo sa bahay. Ayan, dumating na nga tayo sa bahay. At
Agad na mahinugasan ni Mister ang mga kuha nating lukan, isda at saka hipon. Ito na nga mga ka-earth ang ating finished product. So ang sarap nga, nakakatakam naman. Inihaw ni Mister ang aming nakuha sa trap at may kasama pa yung mga hilaw na mangga, sausawan at hinog na papaya. At titikman na nga ni Mister ang kanyang luto. Maraming salamat po sa inyo lahat mga ka-earth sa pagsubaybay sa aming video. Please don't forget to subscribe, like and share, and please comment down below kung gusto niyo magpa-shoutout. Thank you so much!